Hello. Yun, yung humarap kayo ng partner ninyo. At, yan, partner. Partner, ibig sabihin dalawa lang, tatlo kayo. Humarap kayo, partner. Yan. Sino pa ba? Yan. Si Pastor, si Ate Annie. Yan, yan si Pastor. Ngayon, sabihin sa kanya, humarap kayo. Yan. Yan. Kapatid? Alam mo yung pangalan. Kamu na. Kapatid, what's your name? Yan. Pananagutan kita pag ikaw ay natulog. So, pag natulog yan, katabi mo, o yung partner mo, pananagutan mo yan. Okay? Okay, we can sit down now. Yan. Oh, pwede mo sampalin kasi pananagutan mo eh. Sabi nga ni Pastor. Huwag masyadong malakas. So, tonight we're gonna talk about music. Yan. Sino bang hindi nakakaintindi ng music? Taas ang kamay. Sampalin kita. So, lahat tayo nandito is we minister in our church through music. Yan. Ano ba yung music? Sabi nga ni ano? Sabi nga ni Google, yan na. Kaya pa naman. Huwag ka magulo. Ayan. Ayan. Music theory considers melody, rhythm, counterpoint, harmony, form, tonal systems, scales. Yan, alam ni Kuya Rito. The scales, iba yung kaliskis. Yeah. Tuning, intervals, consonants, dissonance, durational proportions, the acoustic pitch of systems, composition, performance, orchestration, ornamentation, improvisation, electronic sound production, and etc. Dami, pwede mo i-define ang music. Pero para sa akin, sa ating ministry, music connects us to the Lord. Diba? Siba yung parabang pag may music, mas masarap magpuri. Feel na feel, sabi nga ni ate. Feel na feel natin ang pagpupuri sa Panginoon. Yung bang, imagine nyo lang ang isang bagay na ng yung love nyo, yung pag nagaharana ka ng walang music, di ba? O kaya yung magmamane... Okay. Okay. Oh, sorry. Sorry, sorry. Okay, okay. I will rewind. We're talking about... Sorry, Ibi. Sorry, Ibi. Okay. Now you're making it harder for me. No. Music, we... Saying our emotions are easy through music. Music is already made by the Lord. It pleases, parang hirap talaga. It pleases us through the Lord. Yeah, pagtataglish ako ha, if you don't mind. It enhances our emotions. It makes easy for us. Imagine the world without music. There will be nothing, no? Wala, di ba? Do you understand me, EG? EB and EG. EG can... Sorry. I mixed up. Okay. So the reason why we are doing our ministry is to reach out to people through music. We are a team. Who's a part of a music team? Yan. Hindi ibig sabihin that you're a dancer, you're not a part of the team. If you're a musician, you're not a part of the team. If you are even in the power sound booth, o kaya yung media, you're not a part of the worship team. Lahat tayo, all of us, are a team. Para sa basketball, you cannot play without a center. You cannot play without a power point guard.
So every one of us are part of the music team or yung music ministry ng ating church, the Acts Church. We are so blessed. Pero we are so blessed kasi andyan si Kuya Ray. Let's clap give a clap offering for the Lord sa buhay ni Kuya Ray. Yan. Yan. We are so blessed talaga. I'm so blessed sa buhay mo, Kuya Ray. So, yun, kasi mga Ray talaga kailangan, ano yun eh, medyo... So, wala nakakahigit. There's no greater, no lesser if you're part of the music team. If you are a song leader, you're no greater than a bass guitarist or a pianist. You're no greater than a dancer. We're a team. Now, if you messed up yung sa as a song leader, sometimes I depend on the lyrics. Basta iba ang type mo, di naligaw na. So, wala. Maligaw man si Kuya Josel. If Josel runs yung plays differently, it will be heard by everyone. So every one of us in the music ministry is all the same. We're being used by God. Praise the Lord. Hallelujah. So we will go to talk about through music, how we improve. How will we improve our ministry sa Lord? Ang si Kuya Ray po, I started in the ministry way back 1986. Wala, sino mga pinanganak dito? Who was born? 1986. 86? Uy, 86? 87? 83? O yun, buhay ka na kuya. You're 3 years old. Ikaw yung tumatakbo-takbo sa church. 1986, I started. Si kuya rin, nag-start siya tigabuhat ng bangko sa church. Every time, pag ano, ayaw, parang ang ganda-ganda mag-drum. So, habang na, we our church before was under a tent. Ate, it's under a tent. So, we have to carry all our stuff. You're so blessed kasi hindi nyo binubuhat yung mga stuff ninyo. We have to carry about 300 meters from our storage to the basketball court, set up every Saturday night. Set up the instruments, set up all the chairs. Pero bago namin i-set up yun, we will, anong tawag doon? Itataas namin yung tent namin, which is about 2 tons. It has to be minimum of 20 men to set up the tent. Every week. So every time magbubuhat kami, I aim my goal. Inaim ko yung goal ko, yung gusto ko maging drummer. Like my desire started as a drummer. Like, oh Lord, sabi ko, balang araw. Kailangan mag-aim ka eh. Pag gusto mo talagang sa Lord, you have to aim yung gusto talaga sa Panginoon. It took me about 10 months aiming at that goal. Every week, every day, I have to carry chairs, to carry the drums, to carry the amplifier. Then God said my heart. Okay na nga, pagbigyan ko na ito. So the drummer asked me, sabi niya, do you want to play drums? Uy! Sabi ko, I was so blessed. Sabi ko, uy, matagal ko na po yung Kuya Boy. Kuya Boy is my mentor in drums and music. It's music to me, to us Filipinos, music very easy, diba? Kahit sa banyo ka nga eh. Even in the car, even in the washroom, who sings in the washroom? Yeah, it starts in there. Stay there. Wag naman. It starts, everything big in the music starts in small things. You agree? Na hindi pwede malaki kagad tayo. Kailangan, we always start in small things. The reason why I'm telling you this, because we should look maging humble tayo sa Panginoon. For without the Lord, we are nothing.
Always remember that. Para hindi lumaki ulo natin. We are prone, music ministry, are prone na lumaki ang ulo. Especially musicians and singers and dancers. All of us. Hindi naman, the church cannot have the service without me. I'm the best singer there is. You're wrong. You're wrong. People, God will raise up singers, more singers, greater than you. So sa tingin mo na magaling ka na, you're wrong. I'm speaking through experience. Naranasan ko po yun. When I was in the ministry, and I felt like, uy, galing-galing ko. Wala na mga, ano, pag hindi, wala. If I'm not in the ministry, wala. Di na ma-organize. Then, I was so arrogant at that time when, siyempre, lalo yung mga musicians, taas ang kamay. Yeah. 1, 2, 3, 4. Single musicians. Ikaw lang yun. Hey, I'm telling you this. Pag single ka, if you're a single musician, you're prone to, ano, ay, may mga sister tayo dyan. Ay, ang galing-galing na Kuya Mac. Cute-cute pa niya. Yeah, really. Ang piling ko na, ang gwapo-gwapo ko. Oh, may buhok pa si Kuya rin noon. Kaya nung ano, every time, mayroong sister, there's a sister over at my old church who was always sitting in that corner. Pag magsosong lead ako, o kaya mag-special number ako, hindi siya pumipikit, kaganoon. Ah, really? Sabi niya, kaganoon siya lagi, oh. Nadi-distract ako, kaya gumagano ako. Pero, alam niyo, pag if you focus on those things, that distraction from the ministry, it will make your head swell. At that point, I used to be in a music ministry. I'm just a musician. Nagkaroon po ako ng dalawang girlfriend. Ay, pag-asa ka bro. You have hope. in the ministry, I was hiding it in the congregation. My girlfriend was a backup or singer in the church. And Ate Lea, your mom, she's a usher sa church. And another lady. Pero, pagsasabay ko yun, walang nag-check. Wala kasing, marunong ako magtago eh. But there come a time, my mom, Bishop, heard about it, asked me about it, and I said, yes, ma. Yeah. So, kasi, ang nangyari nun, yung dalawang girls, na ang kalooban na ni Lord. Si Ate Lea kasi, no? Kalooban ni Lord, ha? Kasi, kahawak si Ate Lea. I had a girlfriend first before her. Tapos, nagpunta kami doon sa circle. Sino nakapunta sa circle? Ayan. Patawid kami ng City Hall. Hawak-hawak ako ni Ate Lea yung ganyan. Tapos, nasalubong namin yung kapatid ng girlfriend ko. Bigla ako, hi, Ate! That time, the Lord knows. And nalaman ang buong kongregasyon. But I hid it for about 6 months. 6 months. Diba? I'm saying this because I want you to know that God is not, ano mo tawag doon? Nangungunsinte. Yeah. Yeah. Yeah, he's not agreeing to a wrong.
I was, tumarap ako sa board. Yan. Even if you're a pastor's kid, you have to face the consequence ng ginawa mo. So I was in a disciplinary action for about a year. Ha? Ano po? Oh, talagang kinonfess ko. Ito, ganyan. Andun yung isang ano. Ito lahat. Nalaman. So, merong nag-condemn. Merong nakaintindi. And when I was like, in a ministry, nalayo ako. Di ako pwedeng tumugtog. Di ako pwedeng umawit. It was hard for me. Kasi yun ang buhay ko. If you're a music ministry member, it will be your life. Lifestyle mo yun. It's your lifestyle. It's not a one-time engagement po ang pagiging music ministry. It will be your lifestyle. So, it was, na-impact talaga sa akin. And was so, talagang tinuruan ako ni Lord. Kailangan kong harapin eh. Pag-asa ka, brad. Pero huwag dalawa, isa lang. You have to face a consequence. Because us, people, sees us up here and they look on us. It's a big responsibility. You're second to the pastor. Kasi si pastor, pag nandyan, pag tumayo ka dyan, ang laki ng responsibility mo. Even you're just a musician. Even you're just a dancer. Even if you're back there. Everything reflects to the Lord kung ano man ang ginagawa natin. So, ngayon pa lang, am I worthy? You're worthy because God called you now. Now, the reason why I'm telling you this because you should prepare yourself. You should be on guard. At that time, kung siguro meron akong best friend, ate, if I have a best friend before that, or a fellow musician, or a fellow, it's hard if you're a pastor's kid. I can relate to you, EB. Aya. Ang hirap. If you're part of the music team and you're pastor's kid, everyone, ayoko dyan. Anak ng pastor yun. It's hard. So I cannot relate to someone else. So if ever I have a friend back then that you can tell us, uy, mali na yung ginagawa mo. Kaya nga yung partner, yung mga sa ministry, you need to be aware. Kailangan may kabody-body ka. Sasabihan mo. Sabihan mo. Kung asawa mo, o kaya. Someone has to check you. Check your lifestyle. Hindi naman namin nakikita ang bawat isa. You cannot even look upon my life. Pero if you have a body-body in the ministry, someone can check on you. You're so blessed. Tao lahat tayo. We're humans. Nagkakamali. Pero ang pinaka-importante, if you bumangon ka and recognize you're wrong, God will use you mightily. Amen? Buti na lang kinalbo ako ni Lord. Kasi kung hindi ako kalbo, gwapo pa rin naman ako. Wag na ate. Tawag nila sa akin Jackson 5. Kasi kulot. Kulot. So, we will study about song leading. Yan. Song leader. So, yung mga song leaders rito. Backup dancer. Yan. Alam niyo ba? Nalalaglag. Wala pang pasya kayo. Alam niyo ba? Everyone, lahat na ng pinakamagaling mga song leader started as a musician. Ba? Don Moen. Sino pa? Israel Houghton. Oh, di ba? Sino pa po? Michael Jackson? Hindi kasama yan.
Sino nakakaalam ng mga yung mga berto niyang kanta? They all started like musicians. I'm not saying na pwede kayong mga ladies na kumakanta, pwede kayong maging musicians. Musicians, pwede kayong maging song leaders. It's very effective if you're a musician that turns out to be a song leader because mayroon ka ng tenge. Ito ang kailangan. Alam ni Kuya Rian. Bibihira. Okay, what I say, it's a blessing for you to have ears in music. You know, if you're flat, you know, if you're high, may tenga ka eh. So we will talk about this session will be like more on like a open forum for being a song leader. Because sa music, pag hindi mo alam ang ginagawa mo, kakanta ka lang, hindi mo nalilid yung tao. Huli niyo po yun. Diba? If you're just singing, you're not leading, you're just singing. And ang congregation, audience yun, hindi congregation. There's a big difference. Or being our audience or leading the congregation and just singing to the congregation. Now, you just sing, you didn't have like, you just sing to the Lord. Iniwan mo na yung congregation. Bahala kayo sa buhay niyo. Basta ako, magpupuri ako sa Lord. Huh? Oh Lord, ikaw lahat, bless na bless ka na, pero yung congregation. Din sa bahay ka na lang magpuri, huwag ka na sa church. Diba? So we will try to train ourselves in leading the congregation. First of all, bago tayo mag-lead, kailangan marunong tayong mamili ng kanta. Yeah? We have to know our songs, to have our lineup of songs. Okay ba yan? Sino nakagawa na ng lineup of songs niya? Si Kuya, si Ate. Sino pa? Si Ate Karina. Kuya Max. We have a list. We have keys or bago natin ano yan, bago natin i-discuss yan. Ito yung sinasabi ng Bible. Sa 2 Chronicles 5:13, if you have your Bibles with you. Second Chronicles 5:13. Ay, yung mga puro high-tech. Alam mo yung 1986, wala pa ganyan. Pakapala ng Bible nun. Pinakamalaking Bible, pinakabanal. Pag ikaw ang Bible mo yung Gideon, ay, Bible mo Christian to. Hindi, Bib lang ang tawag doon. Hindi Bib. Hindi Bible. Okay, 2 Chronicles 5:13. The trumpeters and musicians join in unison to give praise and thanks to the Lord, accompanied by trumpets, cymbals, and other instruments. The singers raised their voices and praised the Lord and sang, "He is good, His love endures forever." That the temple of the Lord was filled with the cloud. Tignan nyo. Ano yung pinaka-keyword dyan sa binasa natin? Ano? Hindi, bago doon. Diba? Sa first part na, the trumpeters and musicians join in togetherness, in unison. Pag walang unison o walang togetherness, hindi tayo sama-sama, hindi tayo nag-work as a team, and di, pati mga singers, hindi natin makukuha yung
See that last part. Then the temple of the Lord was filled with that cloud. Right? That's our goal. When we worship together as unison, together in God, the presence of God comes down. Hallelujah. Hindi yung paggarit ka sa song leader. Ito pa isang point. My song leader and I have a quarrel before the praise and worship. Yeah? Mga drummer. Oh, sabi ng praise, tong praise and worship. Hallelujah! Hallelujah! Bahala ka dyan. Di ako tumitingin sa kanya. Oh, no, okay. Let's repeat. Gigil na siya. There's no unison. Backup dancer, backup singer mo. Sabi mo, let's praise our Lord together. Praise our God. Sabi ng backup. Wala kang pake kasi meron, may ano. It will reflect on our service when we ourselves have quarreling in our team. Pag may nasasabi ka, sabihin mo sa kanya. Ay kapatid, bago nga, halika nga. Hindi ko nagustuhan yung ganito mo. Yan nga, sabihin mo, kumpleto nga tayo. I don't want to stand before God like this. Or, don't stand at all. Huwag ka na tumayo kung masama ang loob mo. Apektuhan lahat. Ang flow ng worship. Apektuhan lahat, pati service. Lahat. Halata. Alam niyo ba yun? Lalo na pagbabae ng tampo. Halata. Huwag merong ano. Let's set bago tayo tumayo, sabi ng Panginoon, itabi mo muna yung sacrifice mo. Diba? Diba? Kapag ano ka muna, itabi mo yung sacrifice mo. Hindi kailangan ng Lord ng sacrifice. He wants obedience. Right, Pastor? So, if we're going to praise God through music, at mayroon dito, i-resolve mo muna. Or, sabi mo ka, Pastor, hindi ko kaya. It's better to tell the pastor, tell your pastor, na pastor, madadami. But as much as possible, kung talagang nakita mo, pag-pray nga natin, halika nga kapatid, hilahin mo. Halika nga. Pray mo nga ako. Kasi asar ako sa'yo. Ikaw ka dyan eh. O, di ba? Just, we're a team. Hindi kailangan mahiya. Kailangan, we should be open to one another. And then, Pwede, nakaano ko na rin yan, kuya. Pag mahina, ang hina mo namang magtugtog. Yan ang sarap ng involved sa music. Marami, makulay ang buhay. Okay. Ano na tayo? Saan pa tayo? So, we should be in unison. Tell your partner, yung partner mo kanina, sabi mo, unison. Together. Yeah. Diba sabi nga sa kanta, behold how good and how pleasant it is. Yeah, pag may maganda ang flow ng kahit na napakaganda ng kanta. Even the song is so great, but may problema sa music ministry. Wala. You will never make it work. Never. Okay ba yan? Sabi mo nga, gising.
Okay. May verse pa ako sa iba sabihin sa inyo para sa music. Kaya come on here, Evie. Para hindi lagi si Mac nang lagi na ano. Kayong dalawa naman. Yeah. Yari. Okay, now I have to speak English now. Okay, we will discuss tips on creating a lineup. Lahat tayo magiging song dito. Whether we like it or not, someday a situation sometimes calls us, we will lead the congregation through music. Amen. Someday, we are. Hindi ka lang magiging drummer. Hindi ka lang magiging singer, Brad. Magda-drums ka. Aya, you're not just gonna sit, just gonna dance. I see you leading the congregation someday. Amen? Amen? Amen. Oh! Declaration yun. Amen. Declaration yun. Play it. These girls over here, kayong lahat. This church. Yeah, this girl. Boy, girl, girl. You know, the goal of the church, the goal of Acts Church is to expand. The church will need song leaders, musicians that will go. Magkakaroon ng Acts Vermilion. Magkakaroon ng Acts Saskatoon. Battleport, inilaktawan. We will expand. And sooner or later, the church will need you to stand up and sing. We must aim high. Kailangan ma-expand tayo. Panangailangan si pastor ng song leader. Oh! Tricia, papadala kita ron. BC. Gusto ko yun. is it fun? Mapuporsi mo yung sarili mo. And God will work in your life na hindi mo may imagine. You can't imagine. EB, you will be a song leader someday. You know that? Amen? Amen? You're not gonna be stuck on that boot. God will use you through music. Amen. Ikaw, kuya, magiging Hillsong ka. Sakto-sakto sa buhok mo. Merong Christian BTS, no? Buti ka nga, meron ka niyan. Ako, gustong-gusto ko niyan. Di ako magkaroon. Okay, we will start. Tips how we... If you have notes, take notes on this. So sorry, hindi ako nakapag-provide ng... What's the time? 7:45. After this, we are gonna let you create your list of songs. Okay, 12 keys in picking up great songs. There's a lot of Christian songs. Landami, sang katerba. But there's some great songs before God. Some songs are like this song. Pero may kanta talaga pag kinanta mo, ay! Hindi.
kakapagtindig, balahibo. Ano sa English yun? Goosebumps. Ang haba ng Tagalog, goosebumps naman. Makes have goosebumps. Sometimes Tagalog are so weird, you know. Good thing we're Canadians. Picking up great songs of worship is one of the most important skills of a worship leader. It's a skill to picking up songs. Hindi lahat nakakapick ng song na maganda. There are many different kinds of levels in worship songs. Some songs are written about God. Some songs are written to express our feelings to God. Well, give me some examples ng songs na written about God. You're just describing God. Anong songs yun? Mayroon ba kayo naisip? How great is our God? Sing to Him again. It's just like, merong, hindi mo sinakausapan, Lord, pero dinidescribe mo lang siya. Yeah? Yung inakanta mo, yung mga praise song, yung inikwento mo lang kung ano. Pero hindi ka nakikipag-usap kay Lord. Parang, may mga kanta, ha? Ngayon, Pastor? Yan. You're just describing yun, di ba? May mga songs naman. There's some song written about. Some songs are written to just express. May express mo lang kung ano yung ano mo sa kanya sa Panginoon. Yeah? You're just telling people that the Lord is doing this to me. You're not actually worshiping God. You're just expressing your feelings to God. There are some songs that are sung in prayers. Diba meron? Our Father, who art in heaven. Mas meron pang kanta na, this is my desire. Just like a prayer, diba? To honor you. And some songs are upbeat praise songs. Tan-tan, yung mga Planet Shakers, yan. Yung mga kapanahon namin ni ate, Planet Shaker. Oo! Hindi, katotoo lang, ang kapanahon namin nila ate, ano yun? Maranata. papuri, o kaya yung, yan, yung integrity, yan, yung medyo mo ng integrity. Yung mga hindi nyo alam yan, that is prehistoric. And many Christian songs are performance songs. Hindi naman talaga para sa Panginoon, piniperform lang nila. And there are some old songs and new songs. All songs that tells our feelings to God, worship our God. Pero paano ba? Paano bang gumawa ng list? Number one, great songs. There are such things as great songs before God. Learn to pick great songs. Ano ba yung great songs? Yan sinasabi. What are those great songs? Great songs are the ones you will still love to sing a year from now. Great songs. Isang taon mo nang kinanta, gusto mo pa rin. Ano bang great song sa inyo? Kuya Josh, what's your great song? Ha? Huh? Oh, ano yun? Hindi yun, pastor. And what a beautiful name it is. That's a great song. Great I am. Sino pa? Kuya? Ate? 10,000 reasons? Marami nun. Isa lang. God is good. Yeah? Those are great songs na talagang ang congregation, 1 year na yung kinakanta, pero pag narinig na, talaga, di ba? Talagang walang mumpay ang palakpakan pag ginanta yan. Those are great songs. I'm not saying that other ones are not great songs, but once the church, like, they really sing, when you sang that, talagang kanta lahat, that's a great song. Oh, yun.
Ayun, yun. Ay, hindi ko inabutan yun. Oceans ang inabot ko eh. Ano? Wala kumpas, alive, alive. Different songs have different shelf life. Parang, okay. Parang ang great songs, di ba? Kunyari, itong mga songs, nasa shelf. Di ba? Halata mo yung mga songs na hindi great, pero maganda. Pero hindi siya great. Parang, maganda lang. Maganda yung kanta. Laging kinukuha yung great songs. Pudpud na. Pudpud na yung ano, kakakuha nung shelf. Pero yung ibang song na maganda lang, andyan lang. You should discover great songs as a song leader, as a music or worship leader. Great songs. Tandaan nyo yun. Pag nagpakanta kayo at nakita nyo na ang congregation, if the congregation sings with you, participates with you, interacts with you, remember that song. Kasi ang spirit ng Lord andun. Para pag sinamit mo itong worship song na ito, ay, talaga, tulo lahat ng uhog, lahat ng luha, hallelujah, lahat slain. Remember that song. Great song ang tawag ito. That's a great song for God. Don't always say, hindi kailangan yung pinakapaborito mong kanta na kinakanta mo sa banyo, pero pag kinanta mo sa kongregasyon, walang dating. Meron ganun. May ganun song, kanta. Na talaga kahit, oh, hallelujah. Pero pag kinanta mo sa kongregasyon, wala lang. Parang kumanta ka lang. Pero may kanta na simple lang, pero pag kinanta mo, nangusap ang lyric sa buong kongregasyon, that's a great song. Remember that song. Yeah? So not necessarily, nice hearing songs are great songs. Great songs are speak to the people, speak to the congregation, speaks to the church, moves the Spirit of God. That's a great song. Oh, gusto ko. Oh. Yeah, but it's just a simple song. But if you sing it, oh. See, yeah. Yung mga, hindi ko inabot ulit yun. Are you catching anything, AB? Am I speaking? Kiko? Okay. See? Good. Galing talaga. Kiko, ah. Galing kami yung pag-translate mo. Baka iba yung translate, ha? A great song, generally speaking, a congregation only learn 12 to 20 songs per year. Average. Sa isang kanta na bago, hindi mo po pwede lahat ang lineup mo bago. Wag na wag. Don't ever have a lineup that is all new. Oh, wag lahat planet shakers. Pwede. Ito, mamaya, darating tayo. Never ever make a song list that have all new songs. You will fail. You will fail to connect. Just one song is enough. For the month, one or two songs. And make it a habit to repeat it every service. Para makabisado ng kongregasyon. Hindi papakanta mo ng new song ng first Sunday, tapos wala na. Kung hindi ikaw song leader ng next Sunday, make it a habit na lahat ng team, uy, pakanta natin tong new song na to for the month. Kung sino mo magiging song leader for the next month, for the next service, make it sure that in a month, at least 3 times, kantahin ng kongregasyon. So that, matutuhan ng kasi pag kinanta nyo yan, I will sing this song for this month,
for this month, week, and I will sing it the next month, third Sunday. Hindi na kalimut na ng congregation. Kailangan unison tayo na pag-aralan, sabihin natin o pag-aralan ng church yung kantang yun. At least the church should have about 12 songs new for the whole year. At least. Kasi sabi sa Bible, sing unto the Lord a new song. Pag ang church hindi kumakanta ng new song, there's something wrong in the church. 30 years na yung church, alive-alive pa rin. Sus Mariusep. Yeah. That's good. Which is, maganda yung ginagawa ni Kuya Ray. Yeah, he's introducing the song and make it a habit that is that everything is on here. So, nung panahon namin nila, Pastor, ang hirap mag-gather. Buti nga mayroon tayo nito. Kasi dati, naku. Oh, no, tenga-tenga lang. Wala nga, no, di ba? Pero buti na lang. Pastor. Ay, hindi po. It will never work. It will never work. Ang goal natin is to firstly to worship God, right? Secondly, to connect with people, to bring them to God. How can we bring people to God? Eh, kung ano nga minsan hindi natin kayang hindi nila matutok agad. Diba? In order for that new song to be great, diba? Kailangan makabisado muna. Mayroon kaya kumanta na hindi mo alam. Some of the backup singer. Oh, wag sabihin hindi. Kahit hindi alam, minsan kinakanta na lang para lang ano. Pero hindi na alam kasi nga new song, di ba? But if you sing that every ano, yung that new song for a month, oh, easy, diba? Slowly and that will transcend from a simple new song, it will transcend ito, great song. Pag nakita mo ngayon na gusto ng kongregasyon, out of those 12 songs for the year, there will be about 2 or 3 great songs will come out. Pag nakinanta ng kongregasyon talaga, magsasayawan, diba? Pero pag hindi, it's okay. Kasi sabi ng Bible, sing to the Lord a new song. Eh. So we are singing a new song. So it's healthy for a church to have 12 songs in a year, at least. Kailangan maganda. Maganda yung, di ba? And it's up to us to, that's the next topic. Number two, is test a great song? Sorry, may candy ako. Test it. Kailangan nyo tinestesting yung great song. Paano nyo ititest yun? One of the tests of a great song is that catch yourself singing it by yourself. Pag hindi mo kayang kantahin yung kanta, wag mo lang pakanta. May mga song leader, pag narinig ng nakita yung song leader na ibang bansa, oy, kaya ko yan. Masarap gayahin yung mga Ron Kinoli. Masarap gayahin yung Israel Houghton. Si Tom Chris Tomlin. Masarap gayahin. Pero kung di mo kayang kantahin, huwag na lang. Right? Okay, pakanta mo na lang sa iba. I-test mo muna. Can you sing it by yourself? In your car? Sasakyan ba nakakanta mo? O ba, mas... Diba? Kahit pa nagmamaya, sarap kaya pag yung gustong-gusto mo yung kanta. Ganang-ganang katapos na miss mo na yun. Ay, yun na.
or a congregational member tells you that they have been singing that new song introduced all week, yun ang pinaka-testing. Pinakanta mo ngayon ni Mac. O, pinakanta ko yan ni Ate Karina. Tapos may isang member sabi, ay, Ate Karina, that song blessed my heart. I like that song. Uy, yun. Pasado. It reached the congregation. It reached you. It reached the congregation. Kung ikaw lang, you lang you, ay wala yun. Pero pag sinabi ng member, uy, I like that song. Single. I like that song. Talagang na-bless siya. I felt the presence of God through that song. That song is tested. Ayan. Or you hear spouse singing the new song. Kung asawa mo, si Ate Anne, di ba? Pinakanta. Tapos si Ate Pam, kinakanta niya na. Kahit sa banyo naririnig mo, pag naririnig mo yung mga anak mo, kinakanta yon, uy, may impact. May impact yung song. Pero kung ikaw lang kumakanta, walang impact yun. The best thing to test that great song is for other people to tell you, uy, I like that. And no need to tell you about that, but if they sing the song like all the time, uy, I like that song. Kinanta mo yun. It's a great song. Next is, do you sense God on that song? Nasi-sense mo ba si Lord sa kantang yun? O nasi-sense mo lang na ano? Great songs have the Spirit of God resting on them. Remember, great songs have the Spirit of God resting on them. But the all-time favorites of my mom, yung the Bishop, yung Then Sings My Soul, My Soul, all-time favorite. Diba? Talaga pag kinanta, hallelujah! Praise the Lord! Kahit ang kongregasyon, yung matatanda, kahit bata, tutulo. There's power in that song. It's been tested. It's been talagang proven. Yan na yung great, sa shelf ng great song, andyan lagi yan. List down mo yun. Saka lagi nandun yung great song. Pag ito, kinanta ko. Ah. Si Mac, alam ko na, may favorite song to eh. Di ba? It's okay to have favorite song. But always remember your great song to the Lord. You sense God. That's the question. If your song, you sense that God is in that song, go for it. You should consider yourself too. Now, I realize that God is not in that song if God doesn't move. Kahit lumabas ang ugat mo sa liig. Kahit magsabi ka ng halala. Kahit pigain mo ang kongregasyon. Bakit kaya? Ang ganda naman ng kanta ko. Ang ganda ng arrangement ni Kuya Ray. But the song really doesn't move the Spirit of God. Walang anointing yung song. Walang anointing. Pero pag may kanta, pastor, ano ba yung mga kanta natin? Ano? Pag kinanta talagang, it makes a church kneel down talaga. Remember that song. Kailangan nandun yun. Magawa sa mga IT, hindi mawawala yung kanta niya. Pag pinakanta yun, oh, pak! Ganun kaagad. Ngayon, ang church, tayo mga music, pag yun ang kantang yun, kailangan, automatic, alam natin yun. Kasi, yun yung pinaka soft spot ng Lord pag kinanta mo yun. Ay, talaga. May kiliti si Lord eh. May kiliti. Pag nahuli mo yung kiliti ng Lord sa kantang yun, pag kinanta mo yun, uy, may kilo si Lord. Walang ka effort. Sabi mo nga, walang ka effort. Pag kinanta mo yun, oh, shit! Kinanta mo, talagang kongregasyon.
In love to guro to si Kuya Don. Yeah. Isang next item is songs. Consider naman natin yung songs from around the world. Yan. Hindi lang yung songs na madalas. Kailangan mag-explore rin tayo. Kailangan na yung may mga great songs that comes from South Africa, that comes from Australia. Not necessarily only in the US. May mga songs na ibang bansa. Meron nga, may great songs nga sa Singapore eh. As a church in Singapore, galing. They have their own songs. It's nice. Hindi ko lang kaya yung ano nila, pero ang ganda. Kaka-bless. I-considerin natin yun. Don't be stuck or don't stay in a box na ito lang kailangan ko kantahin. Kailangan mag-explore ka rin. Hindi na puro Planet Shakers. May mga magagaling pang Christian music rather than Planet Shakers. Hindi lang natin alam kasi nga hindi tayo nag-explore. The reason why Planet Shakers so famous because they have producers that can go around the world, right? Pero there's some great musicians out there na local lang, nasa YouTube lang, pero may power. Sometimes, kailangan natin lumabas sa box. For example, we can go to CCLI, Christian Copyright Licensing International. Di ba? Alam niyo yung pastor? Kuya? There's some songs there. Even in Spotify, there's some songs there that you could like explore. Explore some talents ng musical talents sa Christian artists na, may power to. Try it. Kaya kung kailangan na rin natin ng new song, why don't we do it? Or consider top writers. Sinong top writers ang kailangan natin? Don Moen. Ano ba yung kanta ni Don Moen? I just wanna be where you are. That song is so powerful that even Catholic priests and nuns sing that song. It made, di ba? Nag-sweep yun sa Pilipinas. Nagkaroon ng kosa si Don Moen. At surprisingly, nuns, priests, di ba? El Shaddai are there. Lahat. Kasi nag-move sila ng Lord through his songs. His songs are powerful. Yung sino nakakilala kay Matt Redman? Matt Redman, Ruben Morgan, yeah, Joel Houston, Tim Hodges, Brenton Brown, Jason Ingram, si Brian Johnson, Matt Bayer, Jesse Reeves, Paul Wickham, John Hunt, and many others. Try to explore their music. They have great songs. Yeah, para yung sinasabi nila na sing to the Lord a new song. Once you learn this song, his song, sometimes doon makikita. Try, the church should experiment, or our ministry should experiment on songs. Kaya bless nga tayo. Andiyan na si Kuya rin. Hindi na tayo mga problema mag-arrange. Andiyan na siya. Once we have these songs in our heart, share it to the group. Share it to the team. And huwag lang sa sarili ninyo. Huwag lang sa banyo nyo kantahin. Pag huwag na sa banyo, parang gusto ko na ito kantahin. Sabi mo, Kuya rin, pwede mo natin ano ito. Ang ganda to, di ba? Pero hindi lagi. Sabi ko sa inyo, pag mayroon lang gusto nyo new song, pero hindi lahat new song. And it should be balanced repertoire. Tama ba yan? Repertoire. That's French. See? I can speak French too. Maybe. Repertoire. Learn to keep balanced repertoire. You need fast songs. You need fast songs. You need also medium songs. Hindi mas mabagal, hindi mabilis. Medium and slow songs. Hindi lahat lagi fast songs. Pero yun pwede magsayaw. Hindi na tayo nakapagpuri sa Lord.
Kailangan may dynamics. Di ba, kuya? Dynamics is the key. We can touch people na hindi lang puro ganun. We should calm down sometimes. Calm down. Learn to bring it down. Bring it down. Yo. Kailangan hindi laging ganun. Kailangan mabilis. Mabagal ka rin minsan. Our God is a God of variety. You know that? Gusto niya rin ng ganun. Kaya nga natin, kaya yung flow ng worship natin, tataas, mababa. Kailangan medyo, the way I lead or select my song, I make sure that I hook the people or the congregation. Eh, sino ba nandito nung nag-song lead ako nung ano? Tagalog. I-hook ko muna kasi pag ganito, I need Kiko. Kiko, liga. Kiko! I need Mac. Okay. Diba? Gumano nga. Sino nakakita sa church na nakaganon lagi? Okay, ganyan lang, yan. Let's say, sasabihin ko ng song leader or worship leader, come on, let's praise the Lord! Tapos, kaganyan lang. Huwag kang ngumiti. Mangot. Si Mangot. Yeah, may ganun. Always, sometimes, sa church, hindi mawawala ang sa church ang nakasimangot o kaganyan. Kaya, taas natin, let's lift our hands to the Lord, nakaganyan pa rin. O kaya, mag-praise, ganyan. Ang daming ganun. This is my style. Noong nandun pa ako sa Pilipinas, we held our church in Robinson's Novaliches, which is cater about 700 people, and lots of people na talaga pupunta ron. Yeah, thank you, kuya. Ang daming people na ganun. You know what I learned? I experimented. Kinausap ko yung mga workers namin, mga elders, ganyan. Yeah. Kuya, kasi ganito, if ever, sabi ko, pag mayroon tayo nakita ganun, kasi yung iba kasi may mga problema yun. Hindi ibig na ngulugan masungit, may problema yun. May problema. Kaya nga pumunta ng church, may problema eh. Wag lang pera. Kasi mayroon sa church umaten sa doon nung ahead kami noon, nananakawan ang kongregasyon. Nakataas ang kamay. Tapos, yung pala, that's true. We experience na nananakawan yung mga kongregasyon dahil doon sa mga, yun ang disadvantage na nasa sinehan. Hindi mo na mamonitor, kaya meron na kami tigasing kasi habang nakawan, tinudukutan, may nawawalan, cellphone. Okay. Make the story short, kinausap ko ang kongregasyon, ang workers namin. If ever that we have people like this, that's so cold na hindi natin ma-reach out. Bago ako magpakanta, sabi ko, minsan kumanta na eh. So let's go. Papakanta ko, sabi. Kakantahin halimbawa namin yung Mahal na Mahal o kaya whatever, welcoming song. These people, yung workers, why don't we greet everyone? Sabi ko, why don't we greet everyone? Yung kayo nandyan. Yung mga, let's feel the love of the Lord. So, remember, ang prinsipo na ginawa ko, yung, alam niyo yung uling? Hindi ikaw yung brother. hindi tayo. Okay. Uling is charcoal. Yeah, charcoal. You know charcoal? That's okay. Charcoal, di ba, ang charcoal, pag may apoy. Subukan mo yung charcoal na walang apoy, idikit mo sa may, ang tag doon? Baga. Nagbabaga lahat. Same principle with Christian people. Yun, may problema yun. So I told the church, like, let's welcome one another. Kung sino yung nakasimangot at nakaganon, yun na nilalapitan lahat. And that's a big
deal, big thing for a, an individual na may problema. Doon pala marireach out mo na. Kaya tapos, na-feel niyo yung warmth ng congregation. I hook him up to the church because he's not singing. I need to connect with him. Hindi pwede yung kanta tayo ng kanta, pero baliwala nyo, hindi. If you, like, have an idea that could hook him up, uy, Kuya Per, kinausap ko lahat ng mga elders. If someone may problema doon, can we, like, sa second verse, may orchestra ba ang tawag doon? Inaakit nila yun. At, alam mo po, nag-altar call, gul-gul. Kasi na-reach out mo siya. So habang sinakanta namin, yung ang welcoming song namin, these people that is filled with the Holy Spirit, workers filled with the Holy Spirit, I have unison with other workers too. They will come, hindi ko kayang umakit doon, song leader na ako, punta pa ako doon, hindi. Yung mga taong nandoon sa baba, pag nagpuri o pag nag-welcome, eh talaga, yakapin nila yun. At the same time, I make a point that I reach that guy using the cooperation of my brothers and sisters nandoon, pag umawit ng worship song, ay, hagulgul siya. Ate. Sometimes I do it on instance na I really like to yung nangungusapan Lord, sabi ko I need to touch that song kasi instance yung nangyari sa amin nung Tagalog service ni Ate Karina, it's too dry yung ang ginawa na lang that just to kasi makakilala naman tayo. Pinasayaw ko sila, which is, di ba? Magiging creative tayo. We should be creative. We should be open in the Holy Spirit. We should be sensitive in the leading of the Holy Spirit. Yeah. You know that I know that person is broken. Yeah, something wrong. We need a boost in, it's a part of the congregation of the church to reach out to that guy. Because di ba, kung ang church hindi siya ma-reach, hindi natin siya kung hindi ko mamadala siya na umawit sa Panginoon, well, other brothers and sisters would do, right? Antok na ba kayo? Konti na lang. Sabi mo sa partner mo, hey, gising! Gising! Gising ka. Repeating songs, yan. Other songs are repeating songs. May mga repeating songs na magaganda. Ano ba yung mga laging inuulit? Yes, Lord. Yes, Lord. Hoy, ano yun? Ano mo yung ano? Ano yung kanta niyo? No? Yes, Lord. Trading my sorrows pala yun. Ano yung ganda ng kanta, brother. Sabi niya, pwede yung kantay natin. Ano po yun? Yes, Lord. Sige po. Trading my sorrows pala. Pero kasi lagi yun ang kinakanta. Which is, alam nyo, alam na buong church. Kasi yun lang lyrics. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Pag nakalimutan pa na, pag naligaw pa sila, ayaw ko na lang. Kahit wala nga walang ano, projector, pwede makanta yun. I like that song. Yeah, the way congregation is hearing the new song 3 times over a 4-week period. Sabi ko nga, pag lagi na lang narinig,
yung isang kantang yun. Huwag tayo maglalagay ng maraming bagong kanta. Once is enough. Once in a month, at least. Tapos lagi na lang tayo kinakanta, makakabisado nila yan. Yeah. Diba, lalo yung may mga kanta, kung mayroong Christian radio, naririnig nila. Diba? Pero tayo kasi wala Christian radio dito. So, if ever, diba, kung meron tayong Spotify, we encourage the church na pakinggan sa Spotify or pakinggan sa YouTube, pakinggan sa ganito. Nothing wrong with that. Asking them to learn the song. So, yeah. Singable keys. If you're trying want to put a list of song, kailangan alam mo, kaya mong kantahin. Diba? Nag-line up ng songs na Planet Shakers, pero pang... I'm not saying this, yeah? Pero bahala si Kuya Ray tomorrow for the basics na yung pagandahin yung boses natin. Pero to be realistic, when you're seeking for songs, you should sing it. Never list a song that you cannot sing. Magkakalat lang tayo. At pag magkalat tayo doon, sasabihin ng mga congregation, it's really distraction. Sabi natin, para kay Lord naman yung para kay Lord. Oh, no. Remember, in the time of the Levites, lahat ng feeling musician saka involved sa ministry, ano yan? Lahi ng mga Levites, magagandang boses. Magagaling. Buti nga ni tayo ganun. Bago ka maging part ng Levites, ay kailangan magagaling. Kailangan pumunta ng talagang kailangan para kang the voice. Pupunta dyan sila pastor, oh, nakatalikod, tapos kakanta ka. I want you. Diba? Ganun. Ganun katindi ang requirement pagiging Levites. We are Levites in the modern age. We are frontliners. This is our battlefield. We must be prepared and equipped. We should be equipped. Kailangan natin, diba? Pag nag-song tayo, para hindi harata na hindi mo kaya yung kanta, huwag mo nang dalhin. Huwag mo nang kantahin. Diba? Kung ano na yung kaya ng voice strength mo. Kung gusto mo talagang kantahin, kausapin mo siya. Pwede na natin magbaan ng konti para singable. Yun ang mga requirement, singable. Diba? Kailangan makanta. Hindi lang considering, not only you, consider mo yung congregation. Ikaw nga, kaya mo nga yung kanta, pero yung congregation, the church, cannot sing it. Ay, ikaw na lang kakanta. Uy, concert! Hindi naging church concert na yun, ang tawag doon. Pag hindi nila makanta, this is just a guideline sa pagpili ng kanta. Original songs. Sometimes, I don't know kung kailan susimulan ni Kuya Ray kung mag-create tayo ng original song. Well, the church in the Philippines, in Precious, created one album. Okay po, sasabihin ko po. Sabi ko na po yung kay Love Bishop. Nasaan na po? Spotify. Kayo, libre na. Spotify na. Spotify na. Yung pagkaroon tayo ng the church, the Lord will rise up some composers here. I encourage ko po tayong lahat na muha ng song. Maganda kaya yun. May tayong may sarili tayong team song. Uy, action galing, di ba? Pakikita mo sa Spotify, Axe. Sung by Macrell. Pero I encourage you
Galing talaga. Darating na yung breath. Matured. Pwede na to. First five. For without God, we are nothing. And our lives will just be a simple list. So what I'm doing. Right? Pray. Pray for your list. Once you pray, di ba? The Lord will speak. If He prepared them. Pray for your list. What song is He bringing to your mind? Ano bang ang ini-speak ni Lord na kantahin mo? Ano ba yung ito ba talaga Lord ang mahin? The pastor have guidelines to write down song. Right? So yung flow ng praise and worship natin, pero picking up songs will be up to you. Trust the guidelines that the pastor made. And after that, try to start and end. Yung paano ba yung sa akin, unahin ko yung upbeat song. Sa akin, ha? Personal ko yun. Kailangan, pam, 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 pam. Kailangan pag kumanta ka talagang, you are God, and you lift it up. Yeah. Try to sing your song. Pag sinabing shout, may papakanta ka, no? Yeah, yeah. Let's close our eyes. Hallelujah. And let's sing, open our eyes. Pigit po lahat ating mga mata. Tagalog yun eh. At kantay po natin, open our eyes, Lord. Hallelujah. Wala lang. Mayroon kasi narinig ako. Tawa ko ng tawag. Oh, Lord. Go, magpapakanta kayo ng new song. New song, if ever, don't put it in the first song, please. I-create nyo muna yung atmosphere ng worship. Diba? Pag andun na tayo, medyo umangat na yung ating ano, introduce natin new song. Tapos, huwag nyo rin ihuhuli yung new song. Basta sa gitna lang. Pero ini-repeat natin every service. Kasi ang goal natin, ang kanta hindi nila kabisado, di ba? Pag nag-end ka o kaya nagsimula ka, mahirap ako mag-take off. Ang praise and worship, parang nag-take off yan. Hanggang marating mo yung presence ng Lord. Pag kinantahan mo ng bago at di nila alam, ganun ko ulit. Kailangan may momentum. Any questions? Wala, gusto yung umuwi, no? Enjoy. Enjoy the presence of God. Hindi kailangan tayo matense dito. It's fine to be nervous, that's part. But try to enjoy. Lord, I want to enjoy your presence right now. Kailangan i-enjoy ko to. Kailangan enjoy natin ginagawa natin. Hindi kailangan natin kinatakotan. We will enjoy the presence of God. That's why sometimes, pag-enjoy ka, pag-relax ka, mag-praise sa Lord, but mag-lead sa Lord, lahat suabe. Sabi mo, suabe. Suabe. Lahat. What's the English of suabe? Suabe. Smooth. Like this, oh. Yeah. So we will prepare ourselves in something big. Acts will be bigger. I know yan, Pastor. And He will rise up song leaders
Lahat tayo, ibig mo sabi, lahat dito, kusong leader tayo lahat. Oh, you know, Vermilion, Begrabil, saka ba? Kitskati, Munder, Santo, Irma. Oh, di ba? Ito lang buong Alberta. Oh, it will be big. And let's prepare ourselves. Ngayon, meron na tayong mga list dyan. Yan. May exam kayo kaagad. Hindi. Okay, we will end at 9. We have about 25 minutes more. Now, using yung ating napag-aralan, can you create your own list? Yan. Your own list, ha? There should be fast, medium, tapos slow, tapos there should be, di ba yung, ano ba yung kanta natin kanina? Praise songs, worship songs, whatever. Na talagang yung kumbaga sa ano, yan yung theme song mo sa Lord. Yan yung list mo, your personal list for the Lord. And remember that, baka yan ang maging, yan ang magiging key song mo. Line up siya. Siguro maximum of 6. No copy, ha? No copy. Opo, line up po niya. Hindi lahat mabilis. May mabagal din. The last song will be your climax. Yun yung pinaka-highest worship mo sa Lord. Hindi nobela yan, ha? List lang po, ha? Taas ang kamay nang tapos na. Ate Karina, may kodigo. There's a note also. You know, your lists are guidelines, di ba? Pag nag-aaral tayo ng praise and worship. Sometimes, it happened to me before na I didn't finish my lineup. God moved on the second song. Hindi na ako pinatapos ng Lord.
is not necessarily gonna finish all the lineup. Kinanta yung great song, yun yung sinasabi natin, and it stopped right there. Oh, boom. Yeah. No. No. As long as nandun ate, you have that great song. Yeah. All the other songs are just to, ano. The reason why I list you down, yung songs na yan can be used in Sunday worship. Basta lagay natin yan, song list of EB. Oh, diba? EB's song list. Yo. Ewan ko, pero kung meron na ba nag-line up ng ano, rap sa church? Wala yata. Meron ba yun? Wala pa nakikita ng ganun. Ay, meron! Sa Hillsong, nakita ko yung may nag-rap. Oo, di ba? Pero hindi yan. Hindi applicable dito sa Western Canada. Kung mag-country song ka rito. Yan. Yung isa pa yun, ha? Try to consider that church that you're in, yung culture na nandito sa Midwest, is more like Western music. Kaya ang hirap siguro dito magpakanta ng ano eh. Hmm. Pero kung Pilipino, mga gusto natin yung mga ano. Okay. Who's done? You're done? Di na. Huwag yun sa lahat ng pangalan. Five. Maximum mag six nga. No need to write your name. Taas lang kamay kung sinitapos na. May nakita ko dito. Perfect by Ed Sheeran. Singable. You know the trick? If you really like the song, my trick dyan. If you really like the song but you cannot sing it, make others sing it for you. I have a song before. Gusto ko. Talagang napipil ko yung presence si Lord. Pero hindi ko kayang kantahin. I asked my fellow worker, you can sing this song better than me. Can you sing? Yeah, di ba? Yeah? Kakantahin niya. Pero, andun ka. Talagang in-encourage mo. Hmm. It's not that great of a song, pero nag-move naman si Lord. There's nothing wrong like admitting to yourself na hindi mo kayang kantahin kaysa yung pilitin mo. Oh, kita nyo? Oh, ang ganda na style ko, no? Pag nag-song lead ako, meron akong listahan. This will be, andito yung songs ninyo. Remember these songs, eh? Kailangan yung,
yung great songs niyo, nasa puso niyo yan. Tapos pag yung in-introduce niyo sa church, nag-work. It's so mahirap. Ay. Okay, put Ed Sheeran. Sino pa? Pag siguro BTS siya, mabilis na kanina pa kayo tapos. Okay. We still have 15 minutes. Oh, merong open ng ano tawag dito? I'm open for questions. May questions tayo. We got 15 minutes. Meron ba kayong tanong? May tanong ba kayo? So, Saya, we have 15 minutes. Ala, ako magtanong sa inyo, gusto niyo? Okay, what's that? Okay. Ano tanong? Picking of songs, wala? Kate. Ah. Huwag bisaya dyan. Ako rin ate, appear tayo. Pastor, may question sila about last night. Yeah, it's one thing, Paula, Pastor, nakalimutan ko doon sa pag, ano, considering, i-consider natin team ng church. So, yeah, like Pastor said, kung ano yung, ayun, kalimbawa si Pastor, love nga for the month. So, at least the one song in your lineup that is, you know, kailangan na yung love, na-identify ang love. See, for the week or for the month, yeah. Oh yeah, good point, Ate. Sometimes when we do that, be sensitive not only in the spirit but to pastor.
mayroon minsan may declaration o may revelation ang pastor, si pastor, na kailangan niya sabihin, pero kailangan natin mag-back out. Matras ng konti. Hayaan natin si pastor. We should be sensitive on that. Kung mayroon pinararating si Lord through pastor, kailangan ko matras. Kasi, oo, kasi si Lord, may pararating si Lord, you yourself, we reach already the point na kailangan natin ma-reach ang Lord. As I've said a while ago, that doesn't necessarily mean that you have to finish all five lineups. If the Lord work on the third song on your lineup and may kinausap na si pastor, mag-back out ka. Eh ano, kung di mo tapos lahat ang lineup mo, ang goal naman natin, ma-reach ang Lord. Na-reach mo na ang Lord sa third song. At nag-speak na ang Lord. Maybe sometimes, we need to back. Kailangan mo na hindi tayo, ano yun. Kailangan ang ma-please natin si Lord. Pag na-please natin si Lord, at nag-flow na yung worship, highest praise, that's it. Eh kung okay lang, kung thank you ate, okay naman kung matapos mo. But sometimes it happens. Have any more question? May question? Meron pala ako ano sa inyo.
it's really up to the Spirit kung magkano ka ng verses. Sometimes you don't need to, sometimes you need to. Ang importante nun, yung mahukap mo sila. Tulad ng pinag-usapan natin sa ano. If the Lord is speaking to you to utter verses or to utter words of encouragement, I think those words are not for you. I think that those words are for someone else na kailangan ng word na yun. Uy, bakit ko sasabihin yan? Sometimes it happened to us that the Lord is speaking to you. God loves you no matter what. Hindi ko naman alam yun. Diba? Meron pala dun sa kongregasyon na magpapakamatay na. Well, it's not for you. Hindi talaga sa iyo. But, kung wala nung pakiho, hindi nangungusap na mag-ano ka. Hindi. Let's concentrate on worshiping God. But if ever na kailangan mo sabihin, at may pinararating sa iyo, Lord, just say it. It's not for you. Para sa kongregasyon yun. Baka may kailangan ng saltang yun. Ba't gagamitin ka lang ni Lord? I encourage everyone, pag talaga nag-worship tayo, encourage na huwag lang tayo manood. As a part of the thing, kung hindi tayong ilagamit sa harapan, let us participate na. Pag sinabi ng song leader, Tumalon tayo. Sumigaw! Apa? But sometimes we should be sensitive then. Before in a church, merong laging nagtatangs pastor. And she become a distraction. Maging sensitive ka as a worship leader na masense mo, hindi na sa Lord to eh. Iba na ang dating niya. Talagang tatang siya tapos contradict sa spirit. Sometimes, dapat mako-confirm sa'yo as a worship leader. Kung nako-confirm sa pastor, iba yung, may ganun eh. May show off, ang tawag dun. Para na makapagtang siya, hindi align sa flow ng spirit, maging aware tayo sa ganun. Sometimes kailangan natin ano yun, iputulin hanggang doon.
Pag hindi na-confirm, ang message ng Lord, pag hindi na-confirm sa pastor, hindi na-confirm sa iyo, hindi sa Lord yun. Ibang spirit yun. Di ba sabi nga sa kanya, binasa natin, we should be in unison. Together ka lang, magkaisa yan. Hindi, late kay. Isa ako tumigil, paso nakinig din. Kasi pag hindi na, iba na yung flow. Hindi na yung flow ng worship, eh iba na. Meron nga pastor doon sa, yung tinasabi ko sa tent, yung selection service na ano sa tent. Lagi siya distracted. Nag-slay. Minsan nag-slay, may patok. Utok. Ah, na-distract ang buong ano kasi dugo siya eh. Nag-pre-present worship, sa gitna ng present worship, dugo-dugo siya nito kasi nag-stream ang bato. Every time, talaga siya ang center of attraction ng present worship. So, sabi na Lord, eh, nagkatangan ng puso. But yeah, just be sensitive. And the work of the Spirit. If you have questions, text niyo po ako kaya yan na sa akin doon. If ever, o kaya personal, o kaya tanong niyo lang po ako. It's 9 o'clock. I hate to take your time. May pasok pa tayo baka. Hindi, ikaw. One-on-one na lang kayo. Okay, did mayroon po ba tayo nagtatunan? Meron po. So, if ever na may kulang po ako, tanong nyo lang po kung anong yung question. But I see leaders here na i-raise up ng Lord. Hindi kita nakilala nun. Kaya siguro kita hindi nakilala kasi i-raise up ko nun. Kita kami, pastor, sa Edmonton. So, yeah. Prepare yourselves for something big. The reason why ginanap ito ni Pastor, kasi may preparation on Lord. And we don't know what's that gonna be, pero there's something big going to happen in Acts Church, and we should prepare for that. The Lord is raising up people that will worship Him, that will live here, that lead the congregation, a bigger congregation for Acts Church. Amen? Let's pray. Father God, we thank you for this night.
time is limited, oh God, we praise you because you teach us something, oh God. You teach us that a song leading and picking up songs are a big responsibility, oh God. Lord, teach us to be sensitive on your spirit. Teach us to be humble before you. Teach us how to submit to Pastor John, oh God. Lord, we submit ourselves to you, and we're open for our service, oh God, for you. Use our talents, use our youth, Panginoon. Habang youth pa kami, oh Diyos, gamitin mo na kami. Lord, use these people that are here to bring glory to you through songs and music, through their playing, their dancing, their talents, through media, oh God. Lord God, everything, this team will be nothing without you. So Lord,